Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So ito pa yung reading natin for Air Sign, Gemini, Libra, Aquarius. Take only what resonates, guys. Bale, hindi to magre-resonate sa lahat, ano. Hindi naman po talaga natin makukuha lahat ng energy ng Air Sign sa mundo. So kung makarelate ka, makaresonate ka, ayan, maaaring nakuha ko yung energy mo. Pero kung hindi, okay lang yun. May mga next readings pa naman tayo. Feel free, no, to like and comment dito sa pinaka-video na ito. Actually, ma-appreciate yan sobra-sobra yung mga comment ninyo. Maraming salamat po. Kahit po, heart, smileys, or kahit anong emoticon yung gusto ninyong gamitin. Maraming salamat po. Kasi sobrang na-appreciate ko po yan. Ginaganahan po ako mag-reading pag nakakita ko ng mga ganyan. Ano? So, sana po mag-iwan kayo sa baba. Anyway, habang sinashuffle ko tong cards, ayan. Hopefully, you are well, ha? Ayan, mag-ingat po kayo, no? Lalo na dito sa mga nasa Pilipinas, parang may balita, may bagyong dadating. So, anyway. Actually, this is timeless naman. For air sign. The Empress, wow! Unang card pa lang. You do have here the Five of Pentacles, the Empress, and one more card. The Devil is at the bottom of the deck. Okay. The Devil, Knight of Pentacles, Five of Pentacles. Kukunin ko na rin yung card para sa person mo. The person that you are dealing with right now. Pero yung iba, parang may nakukuha ako, wala namang kakonek. Pero okay lang. Okay lang. Basta nakaka-resonate ka sa reading. For air sign, please, spirit guides, angel guides, Gemini, Libra, and Aquarius. Kahit sinasabi kong ikaw, pwedeng yung person mo yun. So, bahala ka na ilagay yung sarili mo sa sitwasyon. We do have your true love. Attraction. Ayan, gaya nga na sinabi ko kanina, pwedeng hindi love related itong reading. Although this is love reading, pero para sa iba kasi hindi. With the Empress, actually, you're looking so beautiful, sexy, ayan. Nakikita natin dito, unti-unti ka naiiba, nababago, mas nag-glow up, kumbaga. Physical, more on physical, ayan. And although, no, yung iba sa inyo, oo nga, gumaganda, pumupogi, pero nakita tayo ng problem with regards to money, sa pera. Pero kasi hindi mo naman na pinapa-apektuhan or hindi ka na nagpapa-apekto doon. Yung parang nagpapakalo siyang babae man or lalaki or kasi yung iba diba, syempre, nai-stress mo mapangat. Pero ikaw okay lang. I-stress ka, medyo may problema ka regarding sa pera. Pero maganda at mas gumaganda ka pa rin. Okay, babae or lalaki yan. Maybe because you have learned to love yourself. Ayan, natutunan mo mahalin yung sarili mo. Or maybe yung iba sa inyo, nung mga nakaraan, ano, pwedeng naging okay ka naman. So, may mga ginawa ka sa sarili mo para mas mag-improve ka physically. Nakikita natin, we do have your true love and attraction. Ayan, mas attracted or attractive ka nang tingnan ngayon. At saka makikita mo yan sa sarili mo. Mas maa-attract ka rin makita ang sarili mo. Mas magugustuhan mo yung nakikita mo sa salamin ngayon because of what you are doing in the past. Okay? And with the Knight of Pentacles, nakikita natin na
Possible na may naging problem, actually may offer sa'yo or may dumating sa'yong offer with regards to money, pero nakita natin medyo nagkaroon din ng problema regarding dito, or may mga dumating sa'yo na may kinalaman sa pera. For example, if you own a business, no, pwedeng may mga dumating na empleyado sa'yo na parang na-stress ka dito sa empleyadong to, parang gano'n, parang hindi naman siya nakatulong. And then, or vice versa, pwedeng may trabaho ka na parang in-offer sa'yo, and then possible na in-accept mo ito, but then nagka-problema ka doon sa trabaho na yun. Pwedeng ganun yung situation. But anyway, all in all, nagkaroon tayo ng problema dito with regards to your money pagdating sa dumating na ito sa buhay mo, and you do have here the devil. So I feel like you are being manipulated. Kung ano yung sabihin sa'yo, kung ano yung, actually hindi ko nakikita na ikaw ang nagde-decide regarding sa mga nangyayari sa buhay mo ngayon, parang may nagde-decide para sa'yo, okay? And then ikaw ginagawa mo lang kung ano yung best mo, kung ano yung may bibigay mo, but because you are trying to manifest or achieve these goals sa buhay mo, gusto mong ma-achieve ito, minamanifest mo to, but you know, yung problem is that nakikita natin, minamanipula ka kasi. Hindi ikaw ang nasusunod. Although if you're a boss, no, yung iba sa inyo, you could be a boss. Although ganun ang sitwasyon mo, parang yung ibang tao pa rin ang nagde-decide sa kung anong dapat mangyari sa kalagayan mo. Okay? Or sa, if you are a boss sa business mo, parang ganun. Well, nakakita ko dito ng konting problem with regards to this person. Okay, dito sa yung iba nga kasi, kung wala ka namang kakonect sa love, this could be family related problem. Etong person from your family side ay nagkakaroon, although this person loves you, nagkakaroon ng pag-aaway, nagkakaroon ng hindi pagkakaintindihan. I see this person also as the empress, a mother or a father figure. Nagkakaroon ng pagkakagulo, pag-aaway dahil dito sa taong to. Pwedeng hindi ka kasali doon sa away na yon, pero you know, that's your family. So, kahit papano, may ano sila, may naaapektuhan ka rin sa kanila, parang ganun. And, yung iba sa inyo, if this is love, kung ikaw ay may kakonect, nakikita natin na parang may disconnection na nangyayari sa inyo yung dalawa ngayon. Although this person loves you, pwedeng part of his or her past ay hindi okay. Okay? Possible na yung past life niya or past niya ay may mga hindi magagandang nangyari pagdating sa pamilya niya. Pwedeng member siya ng broken family, ganun. And then pwedeng nakakaapekto ito sa kung ano man yung nagiging sitwasyon niyo ngayon. Okay, nagigets mo yun. And let's get more cards for you. So anyway, bago pala ako magsalita, no, pagpasensya nyo na parang medyo iba yung hinga ko or medyo parang hingal ako. Hindi ko rin alam, siguro kasi sobrang init ngayon or nito mga nakaraan, hindi ako masyado nakakapag-exercise. Ayan, aminin ko naman yun kasi, you know, mainit nga po. Nakakatamad din gumalaw or mag-exercise. So sorry about that. Pagpasensya nyo na. Well, wala lang. Banggitin ko lang. Kasi kapag nag-exercise ako minsan may times, hinihimatay po ako lalo pag ganito kainit. So, ayoko naman pong i-risk yun. Eight of Swords is here. Seven of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, the Nine of Pentacles, ayan, and the Ace of Wands. Tapos kunin na rin natin yun sa person mo. Spirit guides, angel guides. Sign, please. Gemini, Libra, Aquarius energy.
Yung iba talaga ha, hindi talaga love related ito. Mas majority nga hindi love related eh. Okay, so talaga may ending na nangyayari sa inyo na the person. Ito, the King of Swords, the Lovers. Ayan, let me get card from this deck first bago tayo magsimula. Okay. Give your relationship a chance. Doon muna tayo sa mga hindi love-related, ha? May mga bagong naghihintay sa'yo, no? But, you know, hindi siya katulad ng before. Like, maybe yung mga na-offer sa'yo in the past is nagkaroon ng mga problema. But, example, no? For, pwedeng may mga new jobs, new career na dumadating sa'yo or i-offer sa'yo. Kaya problema, hindi siya kasing laki nung dati. Pero, I feel like you are restricted here with the Eight of Swords. Ayan, may mga pumipigil. Sabi ko nga parang ang kilos mo hindi mo mailabas lahat dahil may mga pumipigil or may mga nagdidikta sa iyo. Nine of yung iba naman sa iyo pwedeng hindi yung tao. Pwedeng kasi busy ka, kasi may bagong dumadating kaya lang parang ang hirap naman pag-focusan itong bago na to kasi parang ang dami ko pang trabaho, ang dami ko pang gagawin. Yung iba sa inyo, ganon, yung kung bakit yung restricted ma-achieve itong bago na ito. With the Nine of Pentacles, actually, you want more? Salingkita natin pagdating sa money, ha? May mga tao kang nakikita mo na parang, oy, parang mas maganda yata yung achievements niya. Parang gusto ko rin ma-achieve kung ano yung mga meron siya. You know what I mean? Which is, actually, kung makikita mo ito, this is you. This is you. Nine of Pentacles. Bibigay ko lang, ipapakita ko lang sa'yo kung ano yung mga nakikita ko dito, no? And then, out of the bottom of the deck, there's the Seven of Pentacles. Okay? The way I see this is that you, can you see this? Nakatingin ka dito eh, sa Seven of Pentacles, which is this is other people. This is a particular person na parang nakikita mo na parang, wow, buti pa siya ganito, ganyan. Buti pa siya nagtatanim siya ng kanyang, ano, ng kanyang halaman dito sa paso at nandun siya sa magandang bahay. Or nandito siya sa modern house, which is, alam mo, huwag kang mainggit sa iba. Yun ang nakikita natin. Kasi maybe hindi mo nakikita kung ano yung blessings na dumadating sa'yo. Kasi busy ka, kakatingin sa kung ano yung meron yung iba na wala ka. Which is, hindi mo napapansin, mas marami pa pala yung meron ka sa kung ano yung meron sila. Okay? O meron siyang kotse, may sasakyan siya, may maganda siyang bahay. Oh wow, ikaw meron ka palang business. Meron ka palang, or yung iba naman, kung wala kang negosyo, basta meron ka something, may pera ka, marami kang ipon. Ito pala, ganyan siya, pero wala siya masyadong ipon. You know what I mean? Kumbaga, or maybe, siya, nagtatanim siya sa paso, nasa maganda siya, pero ang liit lang ng garden niya. Parang ganun. Ikaw, hindi mo napapansin, nandito ka sa malaektaryang lupa. No, marami ka pagtataniman. Yung mag-grow sa'yo, hindi lang times 2 ang growth niyan. Diba? Nagigets mo yon. And napapansin mo, nakikita mo, ay successful siya, parang ako hindi masyado pa. Parang gusto ko rin ma-achieve yun. Gusto mo. Sa kakapansin mo ng kung ano yung meron sa iba, hindi mo napapansin yung sa'yo na meron ka rin pala ng actually, the more I see this, you are more successful dun sa taong kinaiingitan mo. Na hindi mo yun na nare-realize, hindi mo yun napapansin. Kasi nga, ang mas pinapansin mo kung ano yung mga meron na siya eh. Diba? Which is, ikaw talaga meron ka rin na hindi mo lang napapansin. Huh? With regards to your money, can you see this? Siya nasa pasulang, ikaw nasa lupa ka, marami pa. Marami pang mga iba-ibang variety sa likod. So, ganun. No? Maaaring siya kasi parang akala mo sisiw lang yung buhay niya. Kasi, actually, mas konti lang, sabihin na natin mas konti lang yung pinagod niya. Pero marami siyang naging accomplishment. Pero ikaw, marami ka pinagdaanan
Tapos akala mo konti pa lang yung na-achieve mo, pero actually marami na. Balikan mo yung 10 years from now, ano ka ba noon? Diba? Ano ka na ba ngayon? Ano yung na-accumulate mo? Oh, diba? Maaring siya. Ganyan siya. Pero 10 years ago, ganyan na talaga siya. Nagigets mo? Kumbaga parang laki naman talaga sa pamilyang maayos yan. O ikaw, might be yung iba sa inyo, nagsimula ka sa bakit, magkano lang sinasahod, magkano lang yung kinakain mo. Pero mas malaki yung, kumbaga makikita mo yung achievements, doon mo makikita yung success actually eh. Diba? Hindi mo pwedeng ikumpara yung sarili mo sa taong naging successful, kumbaga ganyan, lumaki siya, nasa pamilya siyang nandyan siya, tapos minana lang naman niya yung mga yaman na meron siya ngayon sa asawa niya or sa pamilya niya. Nagigets mo yun. Ikaw naghihirap ka, pero nakita mo yung laki na difference, yung mga na-achieve mo ngayon. O, di ba? Magkaibang istorya yun eh. Pero ikaw, marami kang pagsubok. Eh, what more? Pag narating mo kung ano yung meron siya, which is actually meron ka naman na nun. Hindi mo nga lang nakikita. What if narating mo yung narating niya? Tapos sinipagan mo pa kasi masipag ka talaga. Mas masipag ka. Mas malaki pa or mas malayo pa yung mararating mo. 10 years from now. Okay? Nagigets mo yung point ko. So, yun lang yan. Wag mong pansinin yung ibang tao. Mag-focus ka sa sarili mong gawa. Pagdating dito sa love related. If you are already in a relationship, I don't know. From what I can see here, pwedeng may mga bagay nang dapat talagang tapusin. Yung iba naman sa inyo, may relasyon na parang mararamdaman mo naman yan eh. Kung kailangan na talagang tapusin or bigyan pa ng chance. Kasi mahirap mag-advise lalo pag ganito, dalawa yung energies, lalo na hindi naman to personal reading, ano. May energy dito na you need to end a relationship na hindi naman talaga na okay. Meron naman dito na kailangan i-work out yung relationship kasi maybe wala na yung love. Pero nagwo-work, kumbaga pwede pang mag-work. Alam mo yung love, madali lang ngayon ibalik kasi lalo na minsan mo na siyang minahal. Parang ganun. Pero kung hindi na talaga pwedeng i-work out, I feel like you need to end this. Pero kung love lang naman yung nawala, pero yung partnership nandun pa rin, nakikipagtulungan pa rin siya sa'yo, nakikipagtulungan ka pa rin sa kanya, maybe you should work things out para doon sa may mga karelasyon na. Kasi ganun eh. Ganun yung nakikita natin. Diba? Love lang naman yung nawala eh. O yung pagkakabisi ninyong dalawa, sabihin na natin, busy kayong dalawa, bigyan nyo ng time yung isa't isa, mag-date ulit kayo, ibalik nyo yung love. Diba? Naging busy lang kayo eh, kaya nawala yan eh. Nawala lang yung sweetness. Okay. Pero yung iba talaga, alam na, lalo na may mga kasalanan ng ginawa. Ayan o, meron talaga dito. Marami na problema o. Mas iniisip na lang yung sarili kaysa sa i-work out ang connection at ang relasyon. Maybe kailangan mo nang i-end yun. What will happen in the future for you? Future for air sign. Alam mo, gusto ko yung message ng reading na to kasi naiba siya. Hindi siya nag-concentrate sa love lang. Although this is love reading, pero kasi ako talaga kung ano yung lumabas dito na energies, yun lang babasahin ko. So kahit sinasabi kong love reading, kung hindi talaga love reading ang dapat mong marinig ngayon, yun ang sasabihin ko. Page of Pentacles, Page of Wands. Okay. In the future for air sign. Bottom of the deck is a Strength card. The Eight of Swords.
Nine of Pentacles, and the Star. Release your ex. And at the bottom of the deck is pay attention to the red flags. So, ito yung advice actually dito sa sinabi ko kanina, di ba? May mga tao or dapat mo nang i-end na relasyon or connection dito sa taong ito. Kasi hindi na nag-work out eh. Hindi na okay. Yeah, you need to release this person. Pansinin mo yung mga red flags sa kanya. Hindi na talaga pwede. The signs are cautioning you. So, lalo na yung mga may sign na, may mga nahuli na, may mga nakita na. Maybe it's time for you to end the connection. Kasi actually, ang feeling naman ng person nito is parang stuck siya sa'yo. Hindi lang niya mapuntahan or magawa yung mga bagay na gusto niyang gawin kasi parang stuck pa siya sa'yo. Which is, sa nakikita natin dito is hindi na mag-work out talaga ito. Para yun doon sa mga dapat nang i-end. In the future, the Page of Pentacles and the Page of Wands, bottom of the deck, we do have here the Hierophant. Nakikita natin yung may mga bagay na dadating sa'yo na magpapamature sa'yo. Okay? Parang bigla mong marirealize yung mga dapat mong baguhin, ayusin sa buhay mo. Which is, this could be, I told you, pwede may mga bagong dadating sa'yo, no? Mapapagtanto mo kung ano yung mga bagay na meron ka na hopefully wag mawala sa'yo sa kakatingin mo sa kung ano yung meron yung iba. Okay, nagigets mo yon. And I feel like yung iba nakakita ko ng possible pagta-travel. Tell me about the Page of Pentacles and the Page of Wands, please. Ace of Swords, the Queen of Pentacles. I can see you na magiging successful ka sa tulong ng support na ibinibigay sa'yo ng ibang tao. This is you being victorious. May victory para sa'yo. Kung iaalaw mo itong tulong na dumadating sa'yo, the Ace of Swords, possible na ba may bagong dumating sa'yo na opportunity para maging Queen of Pentacles ka? This is you being stable, this is you, marami kang kayang i-offer, and I can see success dito sa side mo. Pero, dadating ka rin sa point na parang ang mangmang mo dun sa part na yun. Kasi, maybe these are people na ipupush ka. Alamin mo tong bagay na to, kailangan mo matutunan to, parang ganun. Parang ipupok-pok nila sa ulo mo na kailangan mo matutunan to, aralin mo to, ayan. Isusubo nila lahat sa'yo ng mga knowledge na kakailanganin mo para maging mas successful ka dito. Ako yung Pentacles, that is you. Which is, I really do like that energy. Pero, kailangan mo share, pero syempre, i-open din ang sarili mo. Or hayaan mo itong taong ito na tulungan ka. Okay? Para mabago mo yung buhay mo. Okay? And, yeah. That's it for now. Thank you for watching. I love you all and bye-bye.